Nakabalik na po ako galing Pilipinas. 8 days lang po yung emergency leave ko. So, yung napag-usapan po natin dati na wala ng OEC sa Abu Dhabi Embassy, totoo naman po yung advice nila sa akin na pag emergency leave, like 1 week ka lang sa Pilipinas or 8 days, parang ako, wala na akong time na pumunta sa POEA sa Pilipinas. Ang ginawa ko, sa airport na ako kumuha. So, pagpunta mo po ng airport, meron po dun sa malapit sa may entrance or diretso na po kayo doon sa kuhanan ng OEC. Huwag na po muna kayong pumunta sa check-in kasi hindi po kayo makakapag-check-in without your OEC, di po ba? Pag pumunta po kayo doon sa kuhanan ng OEC, dapat kumpleto po kayo ng requirements. Hindi po kayo makakakuha ng OEC kung wala po kayong complete requirements. Madedelay po kayo doon. So, pagpunta nyo po, pag-uwi nyo po ng Pilipinas, dalhin nyo na po yung original na kontrata na na-verify na po doon sa OWA. Verify na po sa POEA. At saka po yung Emirates ID. At saka po yung, of course, yun pong original passport ninyo. So, hanapin po nila yun. Yun po ang hinanap po nila sa akin. Ito po yung original ko na verified na kontrata na dinala ko po nung umuwi ako. At saka po yung Emirates ID po natin. Yun po yung hinahanap talaga po nila para makapag-release po sila ng emergency OEC sa airport. Pag wala pa po kayong OEC at plano nyo po na kumuha ng OEC po sa airport, dapat po 5 hours before the flight, nandun na po kayo. Kasi hindi po talaga natin maiwasan yung mga problema na makakaharap po natin pag nandun na po tayo. So parang ako po, pagkakuha ko po ng aking OEC, ganito po yung itsura ng OEC na manggagaling sa kanila. Ito po yung temporary OEC, hindi po siya printed. Sinulatan po nila pero tatanggapin naman po nila ito doon sa check-in counter at saka doon po sa immigration officer. Pagkapunta ko po ng check-in, medyo natagalan po ako doon kasi binerify pa po nila itong OEC kung legit po ba siya o hindi. So doon po sa mismong airlines, i-check po muna nila yung OEC na natanggap natin kung legit po siya o hindi. Kasi nga naman po, kung makikita nyo po yung OEC is handwritten lang po siya, hindi po siya yung usual na nare-receive natin na printed na OEC or Overseas Employment Certificate. Kaya po, I strongly recommend and I strongly advise na pag wala pa po kayong OEC at plano nyo po na kumuha ng OEC sa airport, agahan nyo po ng punta doon at least 5 hours before the flight, nandun na po kayo. At huwag nyo na pong kakalimutan na dalhin po ang inyong verified original contract, Emirates ID or whatever ID na meron po kayo, especially po pag galing po kayo ng UAE, kailangan po nila yon. Yun po yung hihingin po nila doon po sa POEA, doon po sa airport mismo. So pwede na po tayong kumuha for emergency purposes lang po. Pero pag next time po na pag-uwi po natin for our vacation, hindi na po pwede dun sa airport, hindi na po nila i-allow. For emergency purposes lang po yung sa airport. Like, pag-uwi ko po, 8 days lang po ako, wala po akong time na pumunta at pumila or magpa-schedule po sa POEA. Kaya inallow po nila na kumuha ako ng OEC doon po mismo sa airport. Thank you po sa panonood. Sana po ulit nakatulong po ito, itong video na to para sa mga katulad ko po na biglaan po na umuuwi sa Pilipinas for emergency purposes po. Thank you po sa panonood.